بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله apalagi أنا تنكري إن الله سبحانه وتعالى أن شان فانينون أن لحتنا من الألان نوائي ما قصى بروفيتا محمد صلى الله عليه وسلم أن خبق من الله biyaya ng Allah sa kanyang pamilya, kasamahan at sa mga taong tumatahak sa tuwid na landas. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dalawa ang maudo natin ngayon. Una, insyaallah ay alamin natin ang pagmumuslim ni Brother Abdullah. At pangalawa, tayo ay mag-aaral paano magbasa at magsulat ng Arabic sa pamumuno ni Ustad Abdul Haq Mintangkusa. At insyaallah sa ating tulong ay tayo ay mag-aaral magbasa at magsulat ng Arabic. So after my interview, si Brother inshallah ta'ala. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ipasok natin ang ating kapatid sa pananampalatayang Islam na si Brother Abdullah. Pero bago ang lahat, atin munang batiin yung mga ating mga masugid na taga-subaybay, mashallah. So waalaikumsalam kay Sister Rahma, kay Sister Ana Shakil, kay Pusong Nagkapobya. So nasaktan siguro ito, nagkapobya, no? So si Nori Kudal Khan, mashallah. Si Lin Abdal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So ang ganda ng background, papaano naman yung may background? Watching from Riyadh, mashallah. Si Nabaha at si Hawawi Alim, mashallah. So kay Siti Razma Ahmad, mashallah, tabarakallah. So kay Fatma Balani, Elena Murata, welcome sa inyong lahat. Assalamualaikum kay Sinon and Siso Lines, kay Aisa Digandang. So mashallah, tabarakallah, welcome sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kay Nori Abbas at kay Siti Mariam. So ating ipasok ngayon ang ating kapatid sa pananampalatayang Islam na si Brother Abdullah Danilo Alpuerto, no? So inshallah pakinggan natin kung paano siya nagmuslim, ano ang istorya ng pagmumuslim niya, at baka may matutunan tayo ng mga aral na kung paano ang gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kay Marvia Marato, anong topic natin, Ustad? Una, alamin natin ang kwento ni Brother. Pangalawa, mag-aral tayo ng Arabic, paano magbasa at magsurat inshallah. So, para pa rin si Brother Abdullah. Brother Abdullah, mashallah, welcome sa ating live. Brother Abdullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, tabarakallah. Brother Abdullah, nasaan ka ngayon lugar? Mashallah. Andito ako, alhamdulillah, sa Exit 36. Pero dahil medyo malayo na to sa Exit 36, nasa papuntang Highway 522, lampas na 36, malapit sa 37 na daw to eh. Kasi lampas na sa 36. Si 36. Oh. Pagka 36, malapit talaga sa 37, no? Mashallah, tabarakallah. Malayo, bro. So, kuwat, malayo na doon sa dati nating sa doon sa may exit 5 na ano namin dati. Mashallah, welcome kila Ara Abdullah, mashallah ta'ala. Kay Lailani Pasang, kay Aisha Abdullah, welcome sa inyo. Kay Abi Haylas Ungala. Okay, brother, sagutin mo lang yung ating mga katanungan para malaman namin kung paano ka nag-Muslim. So, unang katanungan, brother, saan ka pala sa Pilipinas? Sa, although, noon bro, nasa Cavite ako, kaya lang ngayon, ang asawa ko nasa Nueva Ecija na, kaya sa Nueva Ecija na rin ako umuwi. Saan pala sa Nueva Ecija? Sa San Jose City, Pinaga City. Ah, San Jose. Kaya dinadaanan mo pala yun sa amin, sa Leonardo, Nueva Ecija. Ah, dito lang kayo bandang ibaba. Kapatid ako medyo doon. So brother, ilang taong ka na sa Islam? Alhamdulillah, March 16, 2018 tayo naging Muslim, no? Alhamdulillah. 2018, March 16. So, kulang-kulang tatlong taon. Ay,
Mga 2 taon, no? Kulang-kulang tatlong Dalawang taon. taon na, bro. Dalawang taon na mahigit, pero sa 2 taon, bro, alhamdulillah, na nagiging mabuting, nagiging tunay na Muslim tayo, inshallah. Allahu MashaAllah. Akbar. So bro, bago ka nag-Muslim, ano yung relihiyon mo dati sa Pilipinas? Nung bago ka nag-Muslim? Katoliko. Katoliko, bro. Roman Catholic. Okay, mabuti ang simbahan. Saka anong hindi pa ako Muslim, bro. Katoliko ako noon. Ang mama ko, masugid na Katoliko talaga. At saka leader tayo sa mga yung barangay-barangay, yung rosary. Iniikot-ikot sa mga barangay. Leader-leader tayo nung kabataan. MashaAllah. So bro, bilang dating Kristiyano ka, nasa Pilipinas ka, pwede bang ikwento sa amin kung paano ka, paano yung nagsimula na nalaman mo yung Islam at paano ka na kahit mag-Muslim at paano ka naging tunay na Muslim ngayon sa palagay mo, inshallah. Pwede bang ikwento mo sa amin kung paano nangyari? So, alhamdulillah ganito. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wabi nasta'in fi umar bin yarudin wa salatu wa salamu ala rasulullah. So, kwento natin na ganitong umpisa. No? Since na 2019, first time natin nag-abroad dito sa Saudi Arabia, nakapag-atin na tayo ng mga invitation sa mga kuan, sa mga programa ng dawa dito sa Saudi Arabia. So, nag-atin naman tayo. So, buhat noon, paunti-unti, kahit pa paano, yung mga naririnig natin at saka ayaw na rin sa mga nalalaman natin sa dati nating religion, parang naitutuwid. Parang na yung nagkaroon ng linaw mga kuan hanggang sa until such time na dumating yung punto dito na kasi parang yung feeling natin noon parang religion, okay lang yung religion kasi sa religion natin nung hindi pa tayo Muslim naniniwala tayo sa religion pero ang iniisip natin yung religion okay lang yan, nandyan lang yung religion pero ako sinusunod ko yung ano ang gusto ko. So sa madaling salita lahat ng mga tao madaling maniwala na mayroong Diyos, pero yung Diyos, dyan lang yan, Diyos. No? Yan dyan lang yung Diyos, pero ang tao, doon siya pagsunod sa kanyang puso kung anong saan siya masaya. Until such time na oh, naghiwalay kami ng asawa ko, nakapag-asawa na naman ako ng iba, so nanalangin ako sa Diyos. Sinabi ko, Diyos, na naglikha sa akin, sino ka mang naglikha sa akin? Sa, kasi sa atin, nung hindi pa tayo Muslim, maraming Diyos eh. Marami ding mga reliyon na nag-aangkin na sila ang totoong reliyon. So, dahil sa kalituhan ng tao, minsan sa buhay ko, pinanalangin ako na Panginoon ko na naglikha sa akin, ikaw ang aking Diyos. Gabayan mo ako sa matuwid na landas. So, alhamdulillah bro, sa after mga isang ilang linggo siguro yun, natagpuan natin ang Islam. So, naging tuloy-tuloy na yon hanggang sa nasagot lahat ng mga katanungan ko, no, sa pagpasok ko sa Islam. So, alhamdulillah, hanggang ngayon, Muslim tayo. Yun lamang. So, nung ikaw naniniwala ka dati na kumbaga may mga maraming Diyos, paano mo nakilala na ang tunay na Diyos ay ang Allah subhanahu wa ta'ala? Sa mga kwan bro, dito sa pagpapaliwanag na sa Islam na. So, di ba, bilang isang tao, bago tayo maniwala sa isang bagay, may mga inihiling tayong ebidensya, mga proof, no? So, ano yung naging proof mo para paniwalaan mo na yung Allah, siya yung tunay na nag-iisang Diyos? Alhamdulillah bro, unang-una, noong ako, palagi kami nagdadasal noon ng kasama yung mama ko, mga kapatid ko. Minsan noon, sa pagkatapos namin magdasal, sa isang umaga noon, sinabi nung mama ko, alam mo, hindi talaga yun sila mga totoong Diyos. Mayroon nag-iisang Diyos na tunay at saka totoo, yung Diyos ng mga Muslim. At nung kabataan ko na yun bro, nasa elementary pa ako noon, kung hindi ako nagkakamali, elementary pa ako noon, parang tumatak yun sa isipan ko bro, hanggang sa yun, natagpuan ko nga ang Islam. At ito na yung Muslim. Kasi noong kabataan ko, hindi ko naman alam kung ano ang Muslim eh, kung ano ang Islam. Pero yung sinabi ng mama ko na yun, buhay pa ang mama ko hanggang ngayon, tumatak sa isipan ko yun na sinabi niya sa akin na mayroon talagang totoong tunay na Diyos, yung mga sinasamba ng Muslim. Sinasabi niya, yung mga sinasamba ng Muslim, wala akong kaalam-alam nun kung ano ang
kung ano ang Muslim at saka kung ano ang Islam. So nung nakarating ako ng Saudi Arabia, nakarating sa akin yung mensahe ng Islam, marami akong katanungan kasi may edad na rin tayo noon at saka marami tayong napapanood sa TV na mga balita patungkol sa mga Muslim. So hanggang nagtanong tayo ng nagtanong at saka hindi naman tayo basta naniniwala hanggang sa yung nabigyan na tayo ng pagkakataon na makapasok sa Islam at nag-aral na tayo sa Islam. Doon na natin nakuha na napatunayan at natagpuan na talaga natin sa ating sarili na ang kasagutan sa ating mga katarungan. So mashallah, talagang nabanggit mo kanina bro, no? Kumbaga nabanggit mo na ikaw ay dating naniniwala na maraming Diyos at di mo alam kung sino yung Diyos. So nung nakilala mo ngayon ng Allah subhanahu wa ta'ala, so sa palagay mo, anong masasabi mo ngayon o may papayo mo sa mga hindi Muslim para sa kanilang paghahanap ng kaalaman patungkol sa Diyos? Subhanallah. Ganito lang bro, no? Sa lahat ng mga nag-aangkin na sila ang tunay na reliyon. Kasi ako, minsan mayroon tayong nakakausap na nagsasabi ang kanilang reliyon ay tunay. For example, yung ibang lahi, sinasabi niya sa akin mula isa sa bansang Ghana. At sinasabi niya sa akin ang reliyon niya Pentecostal. Sabi ko sa kanya, kung sinasabi mo sa akin na totoo yung reliyon mo, magpunta ka kung saan ipinanganak si Kristo, mag-umpisa ka doon na magtanong kung Diyos ba nila doon si Kristo. At doon mo maumpisa, matutuklasan kung ano ang totoo, kung saan ipinanganak si Kristo. At ang Biblia na sinasabi mo sa akin, lahat ng mga bansa na nakasulat diyan, lahat yan Muslim country. Paano mo masasabi ang reliyon mo tama? Eh, lahat ng mga Muslim na mga country na binabanggit sa Biblia, mga kasulatang pinaniwalaan mo, puntahan mo. Lahat ng mga country na maliban sa Israel na nakasulat diyan na talagang sila ang sumusuway sa Diyos noong araw pa. Maliban sa Israel, lahat ng mga bansang nabanggit diyan, lahat Muslim country. Tapos sabihin pa ng mga iba na kung sila man ang totoong reliyon, hindi po maaari yan. Masa, inshallah, magkaroon kayo ng pagkakataon na makapunta kung saan ipinanganak si Kristo. Alamin nyo doon kung sino ang Diyos nila sa lugar na yon. Ang lugar kung saan ipinanganak si Kristo ay ang bansang Jerusalem, na ngayon ay nasa Palestine. At ang Diyos ng Palestine, ang Palestine ay Muslim country. At ang Diyos nila doon si Allah Ta'ala. Inshallah. So, mashallah. Bro, may babasahin tayong comment ng isang kababayan nating Pilipino na tingnan natin kung ano yung magiging comment nito sa sinasabi mo ngayon, no? Tingnan natin, ha? Basahin natin. Sabi niya rito, hindi Muslim si Abraham, kundi isang Hudyo. Basahin mo ang Galacia. Kawawa naman kayo sa panahon ngayon para magliligtas sa inyo sapagkat walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao kundi ang pangalang Jesus, hindi sa pangalan ni Muhammad. Basahin mo sa Gawa. Sabi niya pa, kapatid, bago dumating ang Quran mo, una pa si Jesus at si Abraham at Moises, ang mga kapatid na Kristiyano, magbasa po tayo ng Biblia, sabi niya, upang huwag kayong mailigaw ng sinuman sapagkat si Kristo mismo nagsabi sa huling araw, maglalabasan ang mga bulaang mga mangangaral at ililigaw ang marami. Basahin po natin sa Mateo, no? At si Pablo po mismo ay nagsabi, kahit man kami o ang anghel na bumaba mula sa langit at iba ang ipinapangaral sa aming pinapangaral ay masumpa. So, sa sinasabi rito brother, no, mapansin natin, sa comment na yon ay, kumbaga, ang kaligtasan ay si Jesus Cristo. So, di ba yun yung dati nating paniniwala, di ba? Na si Jesus Kristo yung pangalan niya yung kaligtasan. So, ang sinasabi pa dito, na si Abraham daw ay isang Hudyo at hindi Muslim. So, ang sabi pa rito ay si Muhammad hindi siya yung kaligtasan. So, marami siyang binitawang salita dito sa comment na yun. Hindi ko lang masyadong nabigyan ng halaga, pero ngayon tinatalakay natin dito dahil napag-usapan natin yung sa patungkol sa Diyos. So mapapansin mo bro, 'yan yung dating paniniwala natin, 'di ba? 'Yan yung dating stand natin kay Jesucristo, 'di ba? Kasi Jesucristo ang kaligtasan, Jesucristo yung dapat nating paniwalaan, si Jesucristo yung
pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, at si Jesucristo yung nagsabi na maraming darating na mga bula ang propeta. So, sino-sino kaya yung mga yun, bro? Sa tingin mo? Unang-una, bro, ang masasabi ko dyan sa nag-comment, sino ba yun? Yung, ano ba pangalan nun? So, yung nag-comment, no? Yung unang-una, kapatid. Unang-una, brother, dapat maunawaan niya kung anong ibig sabihin ng Muslim. So, ganito lang ipinaliwanag, no? Ang Muslim ay salitang Arabic na ang ibig sabihin ay tagasunod sa mga batas ng Diyos. So, kung ang ibig sabihin pala ng Muslim ay tagasunod ng mga salita ng Diyos, ang mga naunang propeta, sila ay mga tunay na mga Muslim. No? Siguro hindi lang naintindihan ang nagtanong, no? At saka ang pangalawa, pag sinabi niyang maglalatag siya ng mga nakasulat sa Biblia, tanda, sana maunawaan niya na ang aklat ni Abraham ay suhup, at ang aklat ni David ay sabor, at ang aklat ni Moises ay Torah, at ang aklat ni Jesus ay Injil, at ang aklat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Quran. Ngayon, sino ang propeta na nagpahayag ng kanyang Biblia? So, malaki niyang sana maunawaan ito, you know? Sana magabayan din sila at ang comment niya, bro. Kapatid, hindi Quran ang magliligtas sa tao, kundi si Kristo. Dahil si Kristo ang anak ng Diyos, hindi si Muhammad. Dahil si Jesus ay tunay na Diyos, sa Juan 5:19-20. Okay, gusto nating i-challenge yung para marinig din ng mga kapatid natin, no? Bigyan natin ng pansin yung sinasabing Juan 5:19-20. Kung sinabi ba si Jesucristo yung Diyos doon, tingnan natin mamaya. So sinabi pa ito, si Muhammad hindi Diyos, tao siya, o ay si Kristo na nagkatawang tao, namatay at nabuhay. Si Muhammad namatay at haharap sa paghahatol sa Kristo dahil hindi siya mismo ahatol sa mga tao. Malinaw, kapatid. Walang labis, walang kulang. Si Kristo ang katotohanan, si Kristo mismo ang nasa Juan 14:6. Ibig sabihin, kapatid, kinakalaban ni Kristo ang ama niya. Masyadong malabo yung ipaliwanag mo. So, tiga mo, brother. Ito rin yung stud natin, no? Ito rin yung dati nating paniniwala as a Christian, di ba? Talagang ngayon yung ipagtatanggol kahit anong mangyari. So, ang punto natin dito, no? Gusto natin maging malinaw, no? Yung pagbabanggit na namatay si Jesucristo at nabuhay din, kaya yun ang dahilan bakit siya tinawag na Diyos o anak ng Diyos, isang pinagsasabi nila na si Jesucristo namatay at nabuhay. Si Muhammad, namatay na siya, hindi na siya nabuhay. Di ba? Yun yung isang bagay na kanilang sinasabi. Pero ang tanong, kung ating iisipin, si Kristo may binuhay. Si Kristo may binuhay sa tulong ng Diyos, di ba? Nabuhay siya ng patay, di ba? Isipin yung nabuhay na yon, ba pwede rin bang tawagin anak, pwede rin matawagin Diyos yung nabuhay na yon, brother, sa tingin mo? Di ba? So, kaya na ito yung stand natin nung tayo ay Muslim. Pero bakit ngayon pinabubulaan natin ang ganitong salita? Kasi hindi na kayang tanggapin ang ating kaisipan. Kaya nga sabi ng Allah, wawajada ka dhalan fahada. Nakita kang ligaw ng Allah at ginabayan ka niya. No? Bisibin, nakita kang ligaw ng Allah, ginabayan ka niya. Bisibin ang ligaw, yung hindi mo alam kung saan pupunta. Pag hindi mo alam kung saan ka pupunta, wala kang alam sa lugar na yon. Naliligaw ka eh. Hindi ka makaka-uwi. Pagkaganan ng klase, di ba? Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo alam kung ano ang nangyayari, binigyan kanya ng liwanag. Di ba? Nabanggit mo kanina, bro, naniniwala sa Diyos ang mga tao. Pero ang tanong kanina, Diyos. Di ba? Napakaraming Diyos. Napakaraming Diyos sa panahon natin ngayon. Sabalit, ang tanong doon, kaninong Diyos tayo dapat maniwala? Kaninong Diyos tayo dapat maniwala? So, napakainam, kapatid, at mga kapatid, mga kababayan, no? Kinakailangan tayo ay maniwala sa nag-iisang Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, pansinin mo, brother, to, no? Pansinin mo sa iyong sarili mismo at sa mga kapatid natin, mga nagbalik Islam. Nung Kristiyano tayo, ilan yung Diyos na sinasabi natin, bro? Sa'yo, para sa'yo, bro, ilan yung Diyos na para sa'yo? Nung Kristiyano pa? Unang-una, bro, ang Diyos, palaging lumabas sa kanilang mga bibig, isa lang. Pero sabihin mo, sa kanila, magdasal, sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, tatlo. Tapos tatanungin mo, ilan ang Diyos? Isa. Magdasal ka, sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sino ang sinungaling dito? Sinungaling sa kanyang sarili. So, ikaw, kung hindi ka Muslim, ilan yung Diyos para sa'yo? Ha?
Nung hindi ka Muslim, ilan yung Diyos para sa'yo? Tatlo bro, tsaka pang-apat pa ang santo. Oh, sa espirito, santo pa. Eh si Bering Maria, Diyos ba para sa'yo? Ina ng Diyos. Ina ng Diyos. Diyos. Di ba? So hindi lang tatlo, hindi lang apat. Ina ng Diyos at saka doon sa mga minsan may nagbabato sa atin na pinagdadasalan daw natin yung itim-itim na bato. Sa simpleng paliwanag, ganito yan eh. Pag tinuturing mong dinadasalan kasi, hiningian mo ng tulong. Hindi katulad sa kanila na humihingi sila ng tulong doon sa ribulto na kanilang niluluhuran. At hindi katulad sa atin na mayroon tayong direksyon. Tinuturo lamang yun bilang direksyon sa kanila. Ibinabato nila sa atin na sinasamba daw natin yun. So ganyan sila kaligaw. Palatandaan lamang yun na tayong mga Muslim, may mga direksyon ang ating pagdarasal. Hindi tayo pwedeng magdasal na kung saan-saan lang. Pero sila binabato ng medyo nagets mo yung punto natin ngayon bro, yung punto ko kanina, yung gusto ko iparating. Nung dati hindi natin alam yung mga ganitong bagay, ngayon nalaman na natin. Ibig sabihin ang Islam talaga, siya talaga yung ilaw. Alam mo ba yung pangalan ng Islamic Center natin, Mishkat. Alam mo ibig sabihin ng Mishkat? Kumbaga ilaw o liwanag. Ilaw o liwanag, no? Baga sa punto ng Islam, siya yung nagbibigay ng liwanag sa atin. Nakikita natin yung tama at mali. Kaya iba-iba na yung ating mga nabibigyan ngayon ng halaga dahil tayo ay nagising na sa katotohanan, no? So, kapatid na Brother Danilo, yung mga Brother Abdullah, yung mga ilan na sa pamilya mo yung mga Muslim? Alhamdulillah bro, kapatid ko, ang mama ko, ang asawa ko. Although yung anak ko na malalaki ng mga anak ko, pinaparatingan ko ng Islam, pero ang Allah Ta'ala naman doon ang magagabay sa kanila kung maunawaan nila o hindi ang Islam, dahil ang Islam, ika nga, laikra naman ito, hindi naman ito ipinipilit sa kahit kanino. Sa doon lang sa mga makaunawa. Yes, mashallah, tabarakallah. So, meron pa tayong nabasa rito minsan, sabi pa niya, at kung papansinin natin ang sa Biblia, walang ibang ipinapangaral ang lahat ng 12 disciples kung hindi si Kristo lang. At walang ibang pangalan, malinaw yan. So, di ba, pag nababasa mo to, mas nararamdaman mo na, kung pwede mo na sabihin na, ano ba yan? Di ba, parang nangyayari? Yeah, bro, maraming tingkan, bro. Marami, pwede siya akong i-add friend para magkaroon kami ng talakayan. Magandang katalakayan yan, mga taong ganyan. Sana mga open-minded lang, hindi lang yung magbitaw ng mga masasakit na salita para lang may pagtanggol yung kanilang kuha, no? Maganda rin yan. Maganda rin yan. Kayo, tanggapin niya si Kristo at magpabautismo kayo sa pangalan niya. Sa gayon, maging lahi kayo ni Abraham, isang Hudyo. Basahin mo uli sa Galatias. So, bro, Saan ba galing yung mga binabasa nila na yan? Nasa ko to, mashallah, napamashallah ako, bakit ka mo? Hindi ako napamashallah sinabi niya. Napamashallah ako sa Islam. Bakit ka mo? Kasi sabi niya, kapag ikaw ay naniwala kay Yesu Kristo, magiging kalahi ka ni Abraham. Ang tanong, si Abraham pa is Hudyo? Di ba? Bilang isang Muslim, si Abraham is isang propeta na siya ay isang Muslim. So, Muslim. Kapag ikaw ay nag-Muslim, itulungan natin si brother. Ngayon ikaw brother, pag ikaw ay nag-Muslim, sigurado, magiging kalahi mo si Abraham. Hindi mo siya magiging kalahi. Sapagkat, siya ay yung ama ng ating pananampalataya. Magiging kapanalig mo siya sa pamamaraan ng pagsamba sa Diyos. So, tignan natin yung pansinin natin bro ah. Kwento natin yung kay Propeta Abraham, bigyan natin ng pansin. Si Propeta Abraham, nung siya ay nabuhay nung panahon niya, yung tatay niya, gumagawa ng mga asnam, yung gumagawa ng mga ribulto. Ribulto. Diba? Well, sabi niya, tingnan natin kung saan tutugma, kung kalahi ba ng mga Kristiyano o mga Muslim. Sabi nung Abraham, o aking ama, bakit ka gumagawa ng ribulto? Yung kahoy na pinutol mo, ginawa mong Diyos, yung kalahati, ginawa mong panggatong. Diba? Oh. Ngayon, yung Diyos, pinabibenta sa kanya ng tatay niya. Ganawa ni Abraham, binibenta niya, sabi niya, itong Diyos na ito, bilhin niyo na, ito ay hindi nagsasalita, ito ay walang mga kawa sa inyo. Diba? Inaalok niya ng ganun, diba? Paano ka ito mabibenta, diba? Ngayon,
may pagpupulong, sinosorkat lang natin, no? May pagpupulong na pupunta sila sa mga ribulto. Yung mga kasama ng tatay niya, ini-invite siya, pero ayaw niya, nagsakit-sakitan siya. Ngayon, ang ginawa ni Abraham, merong dalawang malaking ribulto. Di ba? May isang malaki, isang maliit. Ngayon, ang ginawa ni Prophet, ni Propeta Abraham, binasag niya yung maliit na ribulto. Binasag niya, pinalakol niya. Tapos yung palakol nilagay niya rin sa malaki. No? Ngayon, sabi ng mga tao, sinong bumasag nito? Sinong bumasag nito? Sabi naman ng mga isang tao, nakita ko si Abraham ang bumasag niyan, si Ibrahim, no? Ngayon, pumunta si Ibrahim doon. Sabi niya, "Bakit ako pinagbibintangan niyo? Bakit ako pinagbibintangan niyo?" Nagsinungaling siya. "Hindi akong bumasag niyan. Bakit hindi niyo ay kahit tanong doon sa may mas malaki pa sa kanya?" Sabi ng mga tao, Paano namin tatanungin yung isang bagay na hindi naman kumikilos, hindi nagsasalita. So, nagalit yung mga tao kay Abraham. So, nakita mo, nagalit yung mga tao kay Ibrahim sapagkat tinuro ni Ibrahim yung tamang paniniwala sa Diyos. Hindi nila pinaniwalaan, hindi nila binigyan ng pansin. No? Kaya minsan nating naiisip, si Abraham, ayaw niya ng ribulto. Ang mga Muslim, ayaw ng ribulto. Pero yung mga Kristiyano, gumagawa ng ribulto, sumasamba sa ribulto. So, sino ang tunay na sumusunod kay Propeta Ibrahim? Di ba? Punto natin doon. So, kung gusto mo talaga sumunod kay Prophet Ibrahim, ay kinakailangan tanggalin mo yung ribulto sa buhay mo. So, si brother na nagko-comment na yon, hindi ko na siya masyadong sinagot doon kasi gusto ko yung paliwanag dito sa live, na kung gusto mo talaga na maging katulad ni Propeta Abraham, na paniniwala, sambahin mo yung nag-iisang Diyos, ang Allah, at kumbaga, wala kang sambahin maliban sa kanya. Huwag gagawa ng ribulto, di ba? Huwag gagawa ng ibang Diyos maliban sa kanya. At si Propeta Abraham, ang tanong dito, sino yung Diyos niya? Yung nag-iisang Diyos o si Jesucristo? Di ba? Nagot na. Kung nasa harapan lang natin si yung nagko-comment na yun, siguro, anong masasabi niya? Sino yung Diyos ni Abraham? Si Jesucristo o yung nag-iisang Diyos ang Allah? So yung puntong yun, kapatid, mabibigyan natin ng pansin, di ba? No? Tignan pa natin yung mga iba pang mga sinasabi nila, inshallah. So, sabi naman ni galing kay brother, kay John 14:16, Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except me." Kaya dapat sambahin natin. So, ang punto rito, brother, okay, kaya pinapakita, kasi hindi nila mismo naiintindihan kung ano yung sinasabi nila. Kahit sa panahon ni Noah, bro, sa panahon ni Noah, ganyan din ang sinasabi ni Noah. Kung mga tao hindi sumunod kay Noah, hindi rin maliligtas. Sa panahon ni Moises, ang mga taong hindi sumunod kay Moises, mapapunta rin sa impyerno. Sa panahon ni Kristo, yung mga taong susunod sa kanya, mapapunta sa Ama. Yan ang ibig sabihin dyan. Hindi yan sa lahat ng panahon. Sabi niya, si Kristo daw yung tanging way. Tanging way. Wag na muna din sa kanyang panahon. Tama yan. Ngayon, ang tanong doon, kung si Jesucristo ang tanging way, ano ba yung sinabi ni Jesucristo sa Biblia? Ano ba yung utos ni Jesucristo? Sabi niya sa may Juan 17, versikulo 3, sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala mo ang nag-iisang Diyos at ako si Jesucristo. At ako bilang kanyang tugo. So ang sabi rito, kaya dapat sambahin, hindi kasi nila naunawaan kung anong ibig sabihin nung verse na yan. Ang sabi diyan, sundin si Jesucristo, siya yung tanging daan para mapunta sa langit. Kung sa panahonan niya, sa kapanahonan niya, di ba? Sa panahonan niya. Sabihin mo naman sa kapanahonan tayo ni Jesus ngayon. Example lang. Yung sinabi ni Jesucristo, sambahin mo ang nag-iisang Diyos at siya ay sugo. Ang ginawa ng tao, si Jesucristo yung sinamba, kinalimutan na yung nag-iisang Diyos. Di ba, bro? Kaya ang punto natin to, tayo nakikipag-debate sa kanila. Kung baga, binibigyan lang natin ng buhay yung ating mga puso na nasa tama tayong pananampalataya. Hindi nila tayo kayang iligaw. Kaya sabi niya pa kanina, magsipan ng balik loob kayo kay Jesucristo. Kaya ba tanggapin yung bro? Anong masabi mo sa salita na habang may oras pa kayo, tanggapin ninyo si Kristo. Pagpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. So anong masabi mo rin, bro? Habang may oras pa, tanggapin si Jesucristo. Kapag, bro, mayroon silang maipakita na ang nagsulat ng Biblia ay isang propeta, siguro paniwalaan natin yan. Pero yung Biblia kasi, collection of books yan eh. Kay sino ba ang propeta ang nagpahayag sa kanila ng Biblia? Sila yung nagligaw ng masyado sa kanilang sarili.
paliwanag nila kung sino ang propeta ang nagpahayag sa Biblia. Baka sakaling magkatotoo, pero ang Biblia ay collection of books. Hindi ba nila napapansin na sinasabi nilang salita ni Kristo pero mula sa aklat ni Mateo, mula sa aklat ni Lucas, mula sa aklat ng mga naunang mga nanunulat? Sino ba ang mga manunulat na yon? Nag-collection of books ang Bible. Hindi yan siya. Ang delikado ang maniwala sa Bible kasi nagkakalaman ng totoo yan at saka nagkakalaman din siya ng hindi totoo. Kaya delikado ang maniwala dyan. Hindi natin sasabihin sa kanila na huwag maniwala, pero magsaliksik sila ng kung ano ang tama. Yes, brother, mashallah. Kaya napakaganda ng Islam, no? Napakaganda ng Islam. Sa Islam kasi, clear eh. Sabi ni Yesu Kristo, wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratan mustaqim. Hada siratan mustaqim. Kumbaga, katotohanan, ang Allah ang aking Panginoon at Panginoon nyo rin, kaya sambahin siya, ito ang tuwid na daan. So, brother, mashallah, tabarakallah, napakalino sa Islam. Ang pinapasamba ni Yesu Kristo, yung nag-iisang Diyos. Kaya, kung gusto mo talaga sundin yung mga propeta. Sundin yung mga propeta. Lahat ng mga propeta nagsasabing sambahin ang nag-iisang Diyos. Yes, tama ka dyan bro. Sabi nga ng Allah, walakad ba'atna fi kulin ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut tagut. Katotohanan, nagpadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga propeta sa lahat ng henerasyon at nagsasabi na umiwas sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at ito yung tamang pamamaraan ng pagsamba kay Allah. Kaya nga si Yesu Kristo nagpatira pa sa lupa, si Muhammad, si Moises nagpatira pa sa lupa, si Bering Maria nagpatira pa sa lupa. So yun yung tamang way ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mashallah, jazakallahu khairan brother Abdullah Danilo, no? Sa ka ba nagtatrabaho ngayon bro? Doon ako bro sa Kwan, sa ubikan, sa tapat ng Kingdom Tower. Medyo malayo-layo yung biyahe, araw-araw. Malayo, mashallah, malayo. So, mashallah, barakallah. Anong oras ang pasok mo, bro? Alas 7 ng umaga, pero alas 6, umaalis na kami. Oh, mashallah. Kailangan pa lang kapag pahinga ka na ngayon, no? Yeah. So, ganun naman, mashallah, brother, tabarakallah. Bilang pang-uling mensahe mo sa amin, inshallah, anong maipapayo mo dahil natuto ka na sa Islam, di ba? Anong masasabi mo ngayon pala sa Islam pala muna? Anong masasabi mo sa reliyon ng mga Muslim sa Islam? Anong masasabi mo sa Islam? Sa reliyon bro, pagdating sa reliyon, tama sinasabi nila, walang reliyon na makakapagligtas ng tao. Maging Muslim, hindi makakaligtas sa mga kaparusahan kung hindi sila matutong sumunod ang mga pinagsasabi, mga kautusan ng Diyos. So ang Islam ang nagtuturo ng kabutihan at nagpapaiwas na sa kasamaan. At hindi, kung wala nitong Islam, kung ito ang Islam ay habag ng Allah Ta'ala sa mga sa isang katauhan. Kung wala ang Islam, paano maliligtas ang isang tao? So, hindi nakakapagligtas ang reliyon, pero dito sa Islam, kung susunod ka, tatalima ka sa mga pinag-uutos ng Diyos, maliligtas ka. Dahil ang Islam ang nagtataguyod ng kabutihan at nagpapaiwas sa kasamaan. Napakasimple niyan. So, mashallah. Yan lang. So, anong may papayo mo sa mga Muslim, bro? Anong may papayo mo sa mga Muslim? Sa mga Muslim, no? Ay ika nga sa mga kuan, sa mga scholar natin, for those who nagsasabing Muslim sila pero gumagawa ng kasalanan, they are the most ignorant people living in this world. Kasi kung nalalaman lang nila ang salitang Muslim ay salitang Arabic na sumusunod sa mga pinag-uutos ng Diyos. Ngayon kung gumagawa sila ng kasalanan, nasaan dito ang salitang pagsunod or ang ibig sabihin sa salitang Arabic ay Muslim. So mga Muslim, pagbutihin natin ang pagsunod sa Diyos, pagbutihin natin ang pagsunod sa Islam, ang pagtatalima sa mga pinag-uutos. So, mashallah, tabarakallah. Jazakumullahu khairan, brother. Inshallah, naway gabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang iyong pamilya, tayong lahat, inshallah. So, ang ganun lamang siguro ang ating katayuan ngayon para kay brother Abdullah Alpuerto, inshallah. Alpuerto, no? So, mashallah, tabarakallah, bro. Sa ulitin namin ikaw makasama, inshallah, ay nawa ay bigyan ito ng aral sa bawat isa bilang isang mananampalataya na ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang pinipili, no? Walang pinipili ang gabay ng Allah. Kahit minsan, naliligaw ka na, gagabayan ka pa rin niya. Maliban na lamang kung gagabayan ka na niya, nililigaw mo pa rin yung sarili mo. Siguro brother, inshallah, ikaw ay magpahinga na. Hanggang dito na lamang, jazakumullahu khairan sa iyo. At inshallah, dito muna kami, mag-aaral muna kami ng Arabic, paano magbasa, paano magsulat, inshallah. At abang hinihintay namin yung Ustad, si Abdul Haq, ay mag-lecture lang ako ng iba pang lecture, inshallah.
Jazakallah khairan bro. So, maasalam sayo bro. Insyaallah. Alhamdulillah so, bro. Maasalam. Anong masabi mo sa kanila ngayon bro? Magpaalam ka muna. No, ang huling sa siguro sa mga hindi Muslim no, na nagsasabi na sa kanila ang kanilang religion ang tama, magsaliksik tayo ng mabuti sa pinakasimpleng paraan. Alamin natin kung saan ipinanganak ng Kristo, si Kristo, kung saan siya ipinanganak. Mag-umpisa tayo doon kung ano ang reliyon doon, kung ang reliyon ba nila doon sa pinanganak sa lugar kung saan pinanganak si Kristo, ay si Kristo ba ang Diyos o ano paman. At ang pangalawa, sa lahat ng mga kasulatan na ipinadala dito sa mundo bilang habag ng Diyos sa isang katauhan, bilang gabay, mayroong mga aklat ang mga propeta na pinadala dito sa mundo. Ito yung aklat na Sukot ni Abraham na nakasulat sa Hebreo, ang Sober ni David. Ito yung Salmo na sinasabi na nakasulat sa Hebreo, ang Taurah ni Moses na Hebreo, ang Injil ni Jesus na Aramaic, at ang Quran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Arabic. Ito lamang ang limang aklat na ipadala dito sa mundong ito. At ang aklat na Biblia ay hindi yan aklat ng propeta maliban nagligaw ng napakaraming tao. So sa mga naniniwala sa Biblia no, ang pinaka mensahe lamang namin dito, hindi namin sinasabing huwag ninyong paniwalaan. Hindi rin namin sinasabing paniwalaan ninyo bagaman mag-ingat kayo sa pagpapaniwala dito dahil ang nilalaman ng Biblia, mayroong nilalaman niya na tama at saka may nilalaman niya na mali. So, yun lamang po. Sana po ay gabayan tayong lahat at ang paraiso ay hindi lamang para sa mga Muslim. Hindi lang para sa amin, kundi para sa ating lahat. So, ang Islam po ay nag-aanyaya sa inyo, hindi para humingi ng donation sa inyo dahil ang Islam ay hindi tinutuguyod ng donation. Ito yung sa buong sa reliyon ng buong mundo, ito ang Islam ang hindi tinataguyod ng donation mula sa inyo. Walang kapakinabangan ang Islam sa bawat tao na yumayakap sa Islam. Bagkus ang mga yumayakap sa Islam ang nagkakaroon ng pakinabang dito. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. So mashallah bro, jazakumullah khairan. Hanggang sa muli, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanggang sa susunod bro. Inshallah, inshallah. Ingat ka palagi, inshallah. So, mashallah, ating napakinggan ngayon ang isang kwento ni Brother Abdullah. Mashallah, tabarakallah. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang habang hinihintay natin ang ating ustad na si Abdullah Kusa, ay i-edit muna natin yung ating ano ngayon. Paano magsulat ng Arabic at bumasa. So, yun yung ating topic ngayon, paano magsulat at bumasa ng Arabic. So, ganun pa man, kapatid, sa pananampalatayang Islam, abang hinihintay natin si Ustad Abdul Haq Mintang Kusa, ay bigyan natin ng pansin yung ating natutunan ngayong araw. So, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayong lahat ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala as a mananampalatayang Muslim, no? Tayong lahat ay pinili ng Allah na tayo ay makapasok sa paraiso. Subalit, nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Kung mapapansin mo, yung mga kababaihan at yung mga kapatid nating kalalakihan, para bagang sumasabay sila sa kung paano mabuhay ang mga hindi Muslim, no? Kung ating mabibigyan ng halaga, may mga dating hindi Muslim, nung nag-Muslim, na-realize nila yung pagkakamali nila sa buhay at binago nila ito. At sila ay nagtino for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang nakalulungkot ngayon, yung mga tao na mga Muslim o pinanganak na Muslim na alam na nila kung ano yung katotohanan, ay doon pa sila nagkakaroon ng pagkakataon na alamin at sanayin yung sarili naman sa kamalian, no? Katulad na lamang ng mga kababaihan ngayon na kung sila ay manamit, parang Kristiyano na. Mapapansin mo na parang hindi sila mananampalataya. Pabaya sila sa kanilang pagka-Muslim, pagka-Muslima, no? Na nakakalungkot yung bagay na yun, yung mga gawain nila is parang gawain ng mga hindi mananampalataya. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, palagian nating alalahanin na tayo ay mananampalataya, no? Kung ibibigay natin ng halaga ngayon, 'di ba, sa Pilipinas,
ang daming bagyong dumarating, ang daming mga sakuna na dumarating sa Pilipinas, paano ba namang magtitino ang Pilipinas kung ang mga tao doon ay mapagawa ng kasalanan, paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapahintulot ng mga yung mga sinasabi nating mga ano ba tawag nun? Pag-aasawa na pareha silang babae, pareha silang lalaki. So may mga kamusliman ngayon na sila ay nagbo-boyfriend ng kapwa nila babae, di ba? May mga kamusliman ngayon nagbo-boyfriend ng kapwa nila lalaki. So nakalulukot yung bagay na yan, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Dapat nating bigyan ng pansin inshallah ta'ala. Ngayon, habang iniintay natin ang kapatid natin sa Islam, ay dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang gabayan, kanya tayong gabayan. At isa pang mga dahilan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung bakit tayo nakapagla-live parati, kasi gusto natin sanayin yung ating mga sarili para maging tayo ay mas matuwid pa at tuwirang mga Muslim, no? Bilang isang tuwirang mananampalataya. Isa pang puntong nakalulungkot ngayon, karamihan sa mga nagtuturo ng Islam o mga ustad, sa mga ibang nagpapalaganap ng Islam, ay sila pa yung minsan nakakagawa ng mga bagay na hindi dapat ginagawa ng isang mananampalataya. So marami tayong kilalang ganyan, no? Naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, palagian nating dalangin kay Allah yung gabay niya hindi mawala sa atin. Kaya pasalamatan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala ngayong ikaw ay nasa tama ng kinalalagyan. So balikan natin yung ating pinag-uusapan kanina inshallah ta'ala. So antay natin si Ustad Abdul Haq para sa kanyang pagpresentasyon ng Arabic, no? Tingnan natin nasaan na ba siya. So naiwanan niya pala yung tripod niya. So paano nga naman pala siya makakaakyat? So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, antayin lang natin si Brother Abdul Haq Mintangkusa, no? Tingnan natin kung ano yung kanyang maituturo sa atin. So, pero pwede ko rin magsimula. Pwede rin ako tayo magsimula, inshallah. Pwede rin natin simulan yung kanyang modu. Pwede rin natin bigyan ng halaga. So, taas nga yung kamay ng mga nakakabasa na ng Arabic dito. Taas yung kamay ng mga nakakabasa na ng Arabic dito. So, tawagan lang natin saglit ha. Baka sakaling nandiyan pa. So, message lang natin ha. So, minessage lang natin, sabi natin, naghihintay tayo sa kanya. Ustad Abdullah, kung naririnig mo man kami ngayon, naghihintay kami sa iyo ngayon, inshallah. So, abang hinihintay natin siya, tayo muna ay mag-lecture sa tingin ninyo, di ba? Ibigay muna tayo ng isang paalala, inshallah. So, mashallah, basahin natin yung mga comment dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah, ako'y balik Islam at ginabayan ako ni Allah subhanahu wa ta'ala at mga taong naliligaw ng landas. Naway buksan nila ang kanilang kaisipan kung ano ba talaga ang tunay na relihiyon. Ito ay ang Islam, kahit na hindi naman po sana sila mag-Muslim, pwede din sila mag-aral ng katuruan natin. Open-minded lang. Seeking knowledge, dito tayo maliliwanagan at malalaman ang katuruan ng Islam. Mashallah, tabarakallah. So, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saka nahuling nga si Prophet Jesus kay Prophet Abraham, papaano Diyos si Jesus? Hindi nga nila alam yun. Kailangan nilang malaman. Kung Diyos si Jesus Cristo, bakit sa City Palabras sa Biyernes, Santo
na siya ay nagsasabi na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So malinaw na may Diyos pala na tinatawag si Jesus Cristo. So yun yung mga bagay dito na dapat bigyan ng pansin. Mashallah, tabarakallah sa pagbibigay ng inyong kwento at nagbibigay ng aral sa ating lahat. Inshallah, gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala tamang landas. So mashallah. Mashallah bro. So sino pala yung mga brother dito na gusto mag-share ng kanilang pagmumuslim, ay welcome, welcome inshallah. Ako po sa nakabasa na kaunti. Ustad, yung level 2 magbumubo na sa level 3? May GC po ba, Ustad? Ay, siya, luntua. Yes, inshallah, yung level 2 magbumubo sa level 3, inshallah. Gagawa kayo ng GC, antayin nyo lang, inshallah. Ako po, Ustad, makabasa ng konti, alhamdulillah. So, ukti, nakabasa raw. Waalaikum salam, warahmatullahi wabarakatuh, Sister Jannah. No? So, habang tayo ay naghihintay kay Brother Abdul Haq, Ustad Abdul Haq, magpapalaro ako. Magpapalaro ako. Bibigyan natin ng load na 50 pesos load to 100 pesos load. Okay? Kasi meron pa tayong natitirang sponsor. Magbibigay ako ng link sa baba. Ito ha, bagong games to. Magbibigay ako ng link sa baba. Google form, sagutan ninyo yung mga katanungan doon, tapos kung sino yung maka-perfect, siya yung mabibigyan natin ng load. Okay? Abang naghihintay natin kayo sa Abdul Haq. So, ready na kayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Google Drive trust has changed. Items will be automated forever. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, testing natin ha. Patungkol ito sa Islam. Testingin na natin kung sino yung mas magaling sa inyong sumagot, inshallah. Five question lang to. Five question. Madadali lang, inshallah. So, isinset lang natin, inshallah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, habang kayo ay naghihintay dyan, inshallah, ay... pwede kayo magtanong, inshallah, sa abot ng inyong mga kaya. Limang tanong lang to, ha? Limang tanong lang. Mashallah.
Okay, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Sir, 450 pesos load. Tignan natin. Hindi mabot sa pera, hindi nabot sa may load 2. Kumbaga ano lang, challenge lang inshallah. So, yung mga hindi pa nalo-loadan nanalo, mag-message lang kayo sa akin. Inshallah, para ma-loadan kayo. Ano, sino ba yung mga yun? Si Islami Dine, si Louis Usero, Lila Lila. Meron na pala. Angel Gumawid, meron na pala. So, sila, meron na pala. Sila-sila rin yung nanalo eh. Okay, sige, sige. Okay, ready na kayo mga kapatid sa panapatayang slam? Wala pa. So, mashallah. So, after neto, inshallah, tayo ay magpapalaro. Pero, ay magpagano, magle-lecture, inshallah. Pero, siyempre, ganun talaga. May lecture, mayroon tayong pa-games, inshallah, para medyo malibang-libang tayo. Okay? So, ito na. I-send na natin yung ating question and answer. Once a time lang, ha? Ilagay lang ninyo yung pangalan ninyo tsaka yung unahan ito ha. So, bismillah. May habulan dito. Okay, ready? Tagal daw. So, ready? Perfect ha, perfect. Pag hindi perfect, hindi makakakuha. Okay? So, ano lang to? 2 minutes lang. O, ano lang? 3 minutes lang, 3 minutes. So, 10-12. Start now. Okay. Nasa baba na yung link. I-click nyo na lang, inshallah. So, ayan. Sige, sige, sige. Tignan natin kung sino yung mananalo. Pagkakulang yung sagot mo, ikaw magbabayad, ha? So, madali lang yan. Madali lang. So, madali lang. Sabi niya na, Mods, mauyuag. Brother, sama mo ako sa load. So, magsagot ka muna. Pag nasagutan mo, siguro makakasama ka. Bakit di mo ma-open? Bakit di mo ma-open ang link? Merong naka-points. 3, 2, 5. Ay, galing. Okay. So, may 6 na nang nag-respond. Mashallah. At meron nang nakaka-perfect. Lawak bar. Ang unang naka-perfect ay si may nakakuha 3 points, may nakakuha 3 points, may nakakuha 2 points, may nakakuha 5 points, may nakakuha 1 point,
may nakakuhang 2 points, may nakakuhang 5 points. Subhanallah, pero naunahan siya. So ganun pa man mga kapatid sa pananampalatayang Islam na napakainam ng ating nagagawa, pero kailangan ninyong i-review kasi marami kayong mga kulang dito, oh. Subhanallah. Kailangan ninyong mag-review kayo. Okay? Mag-review kayo. Accepting response ay wala na. So kailangan ninyong mag-review mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi maaari na ganyan, inshallah. So hindi natin sigurado kung darating pa si Ustad Abdul Haq. So baguhin natin ang tema, inshallah. Sayang yung oras natin. Hindi tayo pwedeng mag-stay ng ganito na wala tayong pag-aaralan, inshallah ta'ala. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mag-lecture tayo, inshallah, para mapakinabangan natin yung oras natin ngayon, inshallah. So ang ating topic ngayon patungkol sa hadith. Ano ba yung mga hadith? Okay? So, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may nanalo na, no? May nanalo na, at ipipim ko kung sino yung nanalo. So, ang nanalo ay si... Nanalo ay... Alam niya na kung sino yung nanalo. Nakita niya na yung score, inshallah. Pero ang unang nakanalo ay si Alilia. Ano yan? Anuebo, okay? Si Alili Anuebo. Mashallah, tabarakallah. So sister, ikaw ang nakakuha. So hindi na makapasok kasi wala na, nagsarado na. So, ngayon pakinggan ninyo yung lecture ko, tapos dito tayo kukuha ng mga kasagutan mamaya sa katanungan, okay? Inshallah. Kailangan talinuan ninyo ha, sa lecture natin, inshallah, tabarakallah, ta'ala. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, meron tayo tinatawag na hadith. Hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, may mga ano to, hadith. Pag sinabing hadith, may mga usul ng hadith. No, usul ng hadith. Like for example, pagka hadith, may sinasabi ritong da'if, may sinasabi ditong sahih. No? Ngayon, paano natin malalaman na ang isang hadith ay sahih? Ibig sabihin ng sahih, pwede mong gamitin sa mga dalil. Pero paano mo malalaman naman na ito ay da'if, na hindi mo ito pwedeng gamitin sa mga dalil bilang patunay at di mo pwedeng gamitin sa iyong buhay as a Muslim? So, ngayon, paano malalaman? Malalaman mo yan sa sanad at sa matan. Sanad at sa matan. So, ano ang sanad? Ano ang matan? Okay? Ano ang sanad? Ano ang matan? So, ang sanad, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bigyan ko kayo na example. Dapat din itong makuha, inshallah. So, sabi rito ng hadith, andito na si Ustad Abdul Lakusa, mashallah, tignan natin kung ano ang kanyang kalagayan sa ngayon. So, mashallah. Assalamualaikum, salamu barakatuh. Bro, mashallah. Ano yun, alatul na pinasok mo ako, ah. Sineset-up pa yung ano ko eh. Sineset-up mo pa? Wala akong tripod. Wala kang tripod? Napansin ko nga sa sasakyan ko nandun. Oo nga, nandun yung sasakyan mo. Iset-up mo tapos sinyasan mo ako ng ganun pag okay na ha. Teka. Paano ba iharap yung ano? Asan ba yung ano mo? Blackboard mo? Ay whiteboard? Ah, pagsulat ka nga kung nasa kanan ba o naka-mirror siya. Well, try natin. Nasa kanan o mababasa ba o naka-mirror? Pag naka-mirror kasi baliktad yan.
Tingnan mo. Ah, okay, nababasa. Pero, ayan, ayan, ayan. Kailangan itutok mo lang. Talaga, dikit-dikit ko talaga naman. Wala ka pa kasama dyan magdikit? Mahirap yan. Ha? Mahirap sabi ko kasi magsusulat ako eh. Dapat so, makapokus. Gatay mo yung cellphone mo tapos sulat mong ganyan. Ganun. At least abang narinig ka namin, nakikita namin kung ano yung sinusulat mo. Grabe nung mangangalay itong ano, kaliwa kong kamay. Ha? Mangangalay. Hindi ko alam paano gagawin ba. Dali ba ba? Gito yung kamay mo, mas nagusulat ng ganon. O mga kapatid, kasi malabo, hindi makikita bro. Hindi namin makikita, hindi namin mababasa. Paano kaya ang gawin natin dito? Ano mo, italikod mo yung camera mo. Italikod mo yung camera mo, sa likod mo paggalingin yung camera. Ilipat mo yung camera sa likod. Teka, teka, paano ba? Ripaganahin mong camera, ripaganahin mong camera. Hmm, talikod ko naman. Talikod ko na, hirap mo ngayon sa may whiteboard. Yan, habang nagsusulat ka, nagkasalita ka, pinaliwanag mo sa amin kung paano basahin. Yan, okay na. Tapos eh, di ba paano kung hinahawakan ko phone ko eh? Ha? Hinahawakan ko pa rin ang ano, phone. Hindi ko alam. Ganyan, magsulat ka nga, magsulat ka, magsulat ka. Bro, magsulat ka nga. Ito, itong kamay ko, kanan, tapos yung kaliwa nasa cellphone. Ayan, tama nga, ayan, tama. Abang pinaliwanag mo sa kanila, de, ano mo kasi yung camera, sa likod mo panggalingin, huwag nakaharap sa'yo. Yung ano, yung back camera. Meron ba, teka? Oh, kahit di na makita yung mukha mo ba? No, di naman kailangan talaga mukha ko eh. At na makita yung mukha mo, inshallah, at least eh, makita namin yung ano, yung... Ano ba? Ang ilalagay ito? So, yan, 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 yan. Hindi, tabanan mo bro. Bro, di ba? Nakaganyan. Nakaganyan ka. So, paano ko surat, binibidyo mo gano'n yung sarili mo ganyan, pero hindi mo makikita, kamay lang nakikita mo. Pwede ka yan, testingin mo nga. Sige. Ayan pala, pwede na yan. Ah, grabe naman, mahirap yan. Ha? Huh? Mahirapan ako eh. Hawak-hawak kong sa'yo. Ah, dito na. Oh. Pupunta ako dun, tapos ganito na naman. Ganito, ganito. Nasa mula sa loob? Nakaharap pa sa yung cellphone mo? Nakaharap? Hmm? Nakaharap sa yung cellphone mo? Oo, oh, nakaharap. Italikod mo yung camera. I-front, huwag mo i-front cam. Ito. Ayan, italikod mo, italikod mo. Iparap, i-ano mo, gamitin mo yung camera sa likuran. Okay. Ay, nawala. Ang bihira. Nawala. So, mali yata napindot ni Ustad. So, mashallah, mahirap pala magturo ng Arabic pag gano'n ng gamit, no? Mashallah, tabarakallah. So, sana mapilit natin si Ustad na maglalawa siya. So, nawala pa siya, inshallah. Antayin natin. Pero bago tayo magantay, inshallah, tuloy natin yung ating topic kanina, inshallah. So, ang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paano malalaman na ito ay hadith na daif, hadith na sahih. Sahih, yung pinahintulutan, pwede mong gamitin, no? Galit na lang yung asama. So, mashallah si Ustad, antayin natin, inshallah, kasi yung tripod niya na sa may sasakyan ko, naiwanan niya. So, problema yon. So ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan ninyo yung ating ili-lecture kasi magtatanong tayo sa bandang dulo, sagutin ninyo inshallah ta'ala ha. Ngayon mga kapatid,
may sinasabing hadith, da'if tsaka hadith sahih. No? Yung sahih ay yung sinasabi na pwede mong gamitin sa mga dalil. Pag ang da'if, di mo siya pwedeng gamitin. So, paano din malalaman na ito ay da'if tsaka sahih? Sa matan at saka sa sanad. Sa sanad at saka sa matan. So, ngayon, ano ang sanad? Ano ang matan? Okay? Pagbabanggit tayo ng isang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makinig kayo mabuti. Sabi niya, musaddad qala hadith na Yahya an Shu'aib an Shu'ba an Qatada, no? An Qatada an annas an nabihi sallallahu alaihi wasallam. So ituloy natin namin ah. So Ustaz Abdul Haq, ano na nangyari sa iyo? Ito. Okay na? Klaro ba? Testingin mo, inshallah. Kapalan mo lang yung sulat, inshallah. Klaro, hindi. Parang nag-blurred eh. Parang nagbe-blurred, pero inshallah, hindi naman siguro. Testingin mo daw. Hindi. Malayo? Yan, nakikita naman, nakikita. Oo, nakikita ko naman. Eh, yung iba. Galit na rin si Flor. Sinong Flor? Okay, nakikita naman siguro. Okay na, Ustad. Ayan. Ano bang topic mo ngayon, Ustad? Huruful Arabiya. Oh, pwede. Tapos paano siya banggitin, paano siya sulat, paano siya basahin? Okay, bro? Klaro ba? Parang hindi. Okay, klaro. So, yala. Klaro, hindi. Klaro, mashallah. Klaro. So, bismillah. Magsimula ka na, bro. Ha. Marami bang nanonood? Marami ang viewers. 31. Ah, ganun. 31. Sabi niya, mashallah, kita po. Okay na yun, Ustad. Nakikita naman daw. Sabi niya, klaro na. Yala. Salamu alaikum. Spelling sa dalawang hadith, Ustad Ryan. Okay, i-chat ko lang. Ayan ako lang, ipakita ko lang sa inyo, inshallah. So, Ustad Abdulak, pwede ka na magsimula. Magsisimula na ba ako? Ito yung spelling. Sahih, tsaka da'if. Sahih, tsaka da'if. Okay? Ya, Ustad Abdulak, siyala, bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuyoko ako eh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga kapatid. Ako po si Abdul Haq. Pansamantala magtuturo po sa inyo ngayong gabi ng... Klaro ba, bro? Klaro. Pansamantala po ako magtuturo ng mga... letrang Arabic, kung paano po ito isulat at paano po ito babasahin. Okay? So, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yala. Ano yun? Ano lang yun? Time lang na nag-bismillah na. Yala, bismillah. Okay, mga kapatid.
Ang Arabic alphabet, mga kapatid, ay binubuo po ng 28 Arabic alphabets. 28 po ha, 28. 28, tandaan niyo, 28 ha? 28, okay. So, isusulat ko po, ano? Isusulat ko po ang Arabic alphabet. Ang unang half ng Arabic alphabet ay tinatawag na ano? Okay. Klaro ba? Klaro, klaro. Sulat mo. Okay. Okay. Klaro na. Ang unang letra ay Alif. Yan po mga kapatid, ha? Mula doon sa taas hanggang sa baba dito sa linya na to. Okay, paano natin isulat? Ulitin natin. Okay. Mula dito. So, Alif. Tingin lang kayo sa screen, Alif. Okay, Alif ito, Alif. Okay. Ang susunod na letra ay letrang... Okay, magsulat muna ako ng tatlong letra. Dahil ito ay magkakahugis. Okay, magkakahugis sila. Tatlo. Okay, so ang letrang ito ay, ang pagsusulat pala ng Arabic alphabet mga kapatid ay mula kanan pa kaliwa. Mula kanan pa kaliwa po, hindi po siya pwedeng mula kaliwa pa kanan. Sa English po, kaliwa pa kanan. Pero sa Arabic po ay mula dito pa kanan. Okay. Okay. Susulat po ako ng tatlong hugis. Okay, tatlo, di ba? Tatlo. So, magkakahugis sila. Ngayon, sa Arabic po mga kapatid, ay kapag pareho ng hugis ay i-differentiate natin sila sa pamamagitan ng paglagay ng tuldok. Maaring ito ay isang tuldok o dalawa o tatlo, ha? Tatlo lamang. Okay, wala nang apat na tuldok. Dapat isa o dalawa o tatlo. Tatlo. Okay? So, itong ano ay... Pwede natin silang tawagin na mga pamilya ng bangka. Okay? Kasi kung tingnan po natin ang shape niya, hugis niya ay para siyang bangka. Okay? Ganito. Klaro ba, bro? Yan pala hugis ng bangka. Okay, so bangka ito. Bangka, mga bangka sila. So isa, dalawa, tatlo. Ngayon, i-differentiate natin sila sa pamamagitan ng tuldok. Una, dito sa ibabaw o sa ilalim. Dito. So, ang pangalan nito ay Ba. Ba. Okay, Ba. Pangalawa ay ito, dalawang tuldok sa gitna. Dalawa. So, ang letra nito ay tinatawag na Ta. Ta. Okay? Next, ang pangatlo ay tatlo siya, tatlong tuldok sa gitna. Ulitin po natin. Ang letrang ba ay meron siyang tuldok sa ilalim. Okay? Ang letrang ta, ang ta ay nasa gitna, dalawang tuldok. Ang half na ta sa tatlong tuldok sa gitna. Okay? Okay, ilang letra na ba tayo? Apat na. Okay, alif, ba, ta, sa. Okay? Sa. Kumbaga yung dila natin ay iipitin natin at sa. Okay? So bro, yung apat na yan, papaano yan isulat ng naduduktungan? Yung nasa unahan, nasa gitna, at nasa dulo.
Pang-apat na yan. Sige. So, itong alif na to, mga kapatid, ay kabilang siya dun sa mga naughty letters. Kabilang siya dun sa mga naughty letters. Ibig sabihin mga naughty letters ay hindi siya pwedeng dugtungan o hindi siya pwedeng palawakin, pakaliwa. Okay? So, hindi siya pwedeng dugtungan itong alif. Okay? Yung mga letrang hindi pwedeng dugtungan ay alif, alif, dal, zal, ra, saka, zay, at saka, wow. Okay, anim yung letra na yan, anim. Alif, dal, zal, ra, zay, at saka, wow. So, ito mga kapatid ay hindi siya pwedeng dugtungan. Wala, hindi siya pwedeng palawakin pa kaliwa. Okay? Halimbawa, ang alif, sa unahan, ang alif, hindi siya pwedeng dugtungan. Sa gitna, hindi din siya pwedeng dugtungan. Pero sa, dun sa dulo, pwede mo siya makita nakadugtong. Ah. Alif, dito sa, okay. So, ang ba. Okay. Ito po ang ba. Sa unahan, ganito po ang forma niya. Nakikita ba? Kita, kita. Okay. Ba, ito po ang nasa unang letra kapag ang ba ay dudugtungan. Sa gitna, okay, ito po ang ba sa gitna. Okay, ang ba sa dulo ay yan. Okay. Halimbawa, ang ba sa unahan. Ito ba sa gitna at sa ulihan. Okay. Magbigay tayo ng sample. Sample. Ba. Letrang ba. No, mabilis tayo ah. Ha? Kailan ba? Okay. Kailan ba magdudugtong na o ano? Hindi mo natin letra. Sige, unahin mo na apat na yan. Kasi mga advance na yung mga nanonood, marurunong na sila. Okay, may mga advance na, may mga ano na yun eh. Nakakabasa na yung iba eh. So yung ta naman, yung ta naman, ta. Paano siya iduktong? Okay, mga kapatid, ang letrang ta. So may tanong dito. Ah. Sabi niya, Ustad, ano po yung six letter na hindi pwedeng duktungan? Okay, ulitin po natin ang mga six letters na hindi pwedeng duktungan ay alif. Okay, alif. Yan, alif. Dal, dal, ra, zay, at saka, wow. Nakikita ba? Nakikita. Yala, bismillah, okay. Tuloy po, rinta. Ito po ang mga letrang hindi po pwedeng dugtungan mga kapatid. Alif, dal, dal, ra, zay, at saka, wow. Wow. Okay. Ibig sabihin ng hindi pwedeng dugtungan ay hindi pwedeng palawakin paka hindi pwedeng palawakin pakaliwa. Okay? Hindi pwedeng dugtungan, no? Oh, hindi siya pwedeng dugtungan. Ang sunod na letra ay ta. Maganda yan, bro, para ma-memorize sila agad yung apat na yan, di ba? Okay, sa unang letra, ang ta ay? Walang tinta. Okay, ganito pong pagkasulat sa ta. Ganyan. Ito po ang ta. Parang maliit. Sa unahan. Okay lang, nakikita naman. Sa unahan. Okay.
Ito, sunahan. Then sa gitna. Okay, gitna. Ito. Then sa dulo ay. Ganyan. Ulitin po natin. Taas sa unahan, taas sa gitna, at taas sa okay, hulihan. Next, ang ta. Okay, ang ta. Okay, ang ta, ito po ang initial letter niya po. Tatlong tuldok sa gitna. Sa unahan po mga kapatid ay ganito po ha. Okay. Sa gitna. Okay. Then sa dulo ay ganyan po. Ta sa unahan, ta sa gitna, at ta sa dulo. So, masyala, Ustad. Ustad, natapos natin yung apat na letter. Ustad, nandiyan ka pa? Nawala. Ha? Ano yun, bro? Natapos na natin yung apat na letter. So, ituro mo naman sa kanila sa apat na letter na yan, paano i-apply dyan yung mga vowels? Ano-ano ba yung mga vowels ng Arabic? Para mabasa na nila yung apat na letter na yan, mashallah. Ah, ganun, kagad-agad? Ano ba yung mga vowels? Oo, oh, syempre. Advance ka eh. Okay. Kuha na natin mga kapatid yung apat na letra ngayon para may apply po natin kung paano tayo makakabasa ay i-introduce ko muna sa inyo yung mga vowels sa Arabic. Harakat. Okay. Unang-una ay fatha. Okay, fatha. Ang tawag dito ay fatha. Okay, fatha. Ang fatha ay kapag ito ay alif nasa itaas niya ang harakat. Ito po. Nasa taas. Halimbawa, alif fatha a. Kaya ang fatha mga kapatid, ang equivalent niya sa katinig ay ini. Letrang A. Okay. Ito ay harf na ba. Ba, fatha. Ang ba, fatha, nagiging ba. Ang sunod na letra ay ta. Ta, fatha. Tandaan po natin mga kapatid na ang lahat ng mga harakan niya ay nasa taas. Okay? Slight na pagkaguhit. Ganyan. Okay? Meron po sa inyo na naglalagay ng ganyan. So, hindi po ganito. Pataas, hindi parang ano lang, papahiga. Okay? At saka medyo lakihan ninyo ng konti yung paglalagay. Okay. Ta. Ta, fatha. Ang equivalent ng fatha na ito ay A. Ang equivalent niya sa katinig. Okay, ta. Ang sunod na letra ay sa. So, ta. Okay. Sa, fatha, sa.
Ang sunod na haraka, mga kapatid, ay tinatawag na kasra. Kasra, okay? Kasratun. Ang kasra naman ay nasa ibabaw o nasa ilalim ng letra. Tapos ang equivalent na katinig niya, equivalent niya ay E or I. Kahit ano, kahit alin dito ay pwede siya. E or I. Halimbawa, alif, kasra, ang kasra nasa ilalim. Okay? Ito yung ba. Ba, kasra, B. Alif, kasra, E. Next. Ta, kasra, T. Ta, kasra, C. Ang sunod na haraka, mga kapatid, ay tinatawag na dhamma. Dhamma. Okay, dhamma. Okay, dhamma. Dhamma. So, ang dhamma, mga kapatid, ay nasa itaas na parang maliit na waw. Okay, maliit lang siya. Okay, ang sample po, alif, dhamma, u. U or O. Ganyan. Next. Ang ba, dhamma, magiging bu. Ta, dhamma, magiging tu. Fa, dhamma, magiging tu. Okay, mga kapatid, nakuha po. Bro, ipabasa mo sa kanila yan. Sino? Yan, lagyan may kaldero. Ano yun? Kaldero. Laglag yata yung kaldero mo, bro. Okay. Lagyan mo ng bowels, saka ipabasa natin okay. Sa kanila. Natin kung nakikinig sila. Okay, alif, fatha. Okay, basahin nyo daw ninyo mga kapatid. Basahin nyo daw yan, basahin nyo daw. Babasa lang sa kila, type nyo sa baba. Kung paano basahin. Klaro ba? Nakikita? Nakikita, masya Allah. Nakikot na ba? Wala pa. Sige pa akong malaglag. So sabi ni Janna, A. Sabi naman ni Halima, A, E, U. Sabi naman ni Ajar, Assalamualaikum.
Sabi ni Ching, A. Sabi naman ni ano, Babebu. A, E, U. Ta, Ti, Ti. Astagfirullah. Hindi ganun yun. Allah, kumusta? Ano yun? Ito. Hindi ako, namali siya. A, Ba, Ta, Ta. Sa, Binasa niya pa. Su. Sabi naman, A, E, U. Oy, Babibo. Cha, Chi, Chu. Parang nagkaroon na insult dito, ha? Walang Cha, Chi, Chu, ha? A, E, U, Babibo, Ta, Ti, Tu, Ta, Ti, Su. A, E, U, Babibo. O, sabi nila. So, mga tama okay, sila, bro. Ito lang yung sumablay. Babibo, Ta, Ti, Tu. Basahin mo yung tamang salita. Tamang salita. Basahin mo raw. Okay, Alif, Fatha, A. Alif kasra i Alif damma u Ba fatha ba Ba kasra bi Ba damma bu Okay Ta fatha itu pun harakannya sa taas Ta fatha ta Sa kasra ti Ta kasra damma tu sa fatha sa si then su ta si su okay nakuha mga listeners mga kapatid. So pwede kong magsulat dito. Tapos pababasa natin sa kanila ngayon, di ba? Tiyate ko nakikinig sila. So, pakibasa nyo to. Tingnan ko nakikinig kayo, inshallah. Okay? So, mashallah. So, wag mo na aluan ng ano? Wag mo na siya aluan ng ibang letter kasi hindi pa nila alam yan. Ah, ganun ba yun? May advance naman. Doon muna tayo sa alif, ba, ta, sa. Doon muna tayo. Batata. Mali. Batetu. Bustatu. So, si Asna intuwa. Butatu daw. Batata. Okay. Taas mo ni Ustad. Batatu. So, ang tamang sagot is butatu. So, Brother Abdul Haq. Butata. So, Brother Abdul Haq, inshallah, bigyan mo sila ng letter na nagmula sa alip batata. Alip batata. Tingnan natin kung nababasa na nila na merong mga nakalagay na mga vowels. Okay, basa. After dyan, lumipat na tayo sa next letter na apat uli, inshallah. So, ayan, apat na babasahin ninyo, ha? Ready ninyo, ha? Halima, pakikita uli, wag na, pass is pass. Pero tulak, apat yan, ha? Kailangan masagot nila yan, inshallah. Kung nakikinig sila, inshallah. Masyala bro, sa totoo lang, natutuwa ako kasi meron tayong 31 viewers, no? Alhamdulillah. Kahit papano ay tayo ay pinanonood ng mga 31 tao, ay masaya na yon. Kahit 5 o 10 manood sa atin, importante,
may nakikinig sa atin, isa man ang matuturoon, ay may gantimpala tayo, yun ang pinaka-importante doon. So, inshallah, sila nang bahala. Kung sila'y makikinig, o importante, magtutuloy-tuloy tayo. So, bro, yala, bismillah, apat na letters. Yan muna, apat na muna, apat na muna. Sandihan ba natin? Alabagan pa, sige-sige. Sabay-sabay nila ang sagutan, ha? Sige-sige, inshallah. Parang ako yung excited, ha? Pag duktong-duktongin mo kaya, bro, kasi na-lecture mo, paano pag duktong-duktongin, eh? Yan, merong pinagduktong, merong pinaghiwalay. Sino kaya yung nagduktong? Ibig sabihin, kinasal. Sa pinaghiwalay, nagtalak. Ay, yung iba nagdadahilan, hindi raw makita. Ah, red? Hindi makita ng red? Hindi, dahilan lang nila yon. Dahilan lang yata nila yon. Dahilan nila yun, para pag di nila nasagot, di sila makakita eka eh. Kalaan nyo, maisahan nyo kami ha. Titignan ko nga kung maliit. Titignan natin. Nih, laki-laki oh. Kita-kita oh. Kita-kita. Oh, masyaAllah, tabarakallah. Kitang-kita. Di daw makita? Kitang-kita nga eh. Hindi clear. Baka yung sagot nyo hindi clear ha. Tignan natin. Ah, sabi niyo di totoo daw. Oh. Ah, ganun pala. Hindi niyo pala makita, pambihira kayo. Oh. Para ba? Nag-reflect na yung ilaw. Patayin mo rin ilaw mo, bro. Yung isang ilaw mahaba. May isa pa. Isa-isa yung mahaba. Yung mahaba. Yun! Masha'Allah, tabarakallah. Ang linaw. Okay, wala na silang madadahilan dyan. Yala, sagot na. Bismillah. Sabi ni sabi niya abi iba uba bat basi ay nalingat ka sabah aba atabi basi sabu pagulo ng sagot ko eh. Yan, lagyan nyo ng number para hindi kayo malito. Para hindi kayo malito, lagyan nyo ng number. Number 1, abi. Number 2, iba. Number 3, uba. Number 4, batu. Number 5, tati. Number 6, taba. Oh, excuse me dyan sa mga matataba. Ah. Number 7, abathu. Number 8, isata. Isata. Okay, mashallah. Abi, iba, ubu. Ubu daw. Hindi ubu yun, ha? Moods. Medyo tignan mo uli, ha? Tati. Tati. Taba. Oh, excuse me ulit sa mga tataba dyan, ha? Abatu. Itata. Masyala, marami na silang nababasa. Allahu musta'an. Allahu akbar. So, sayang talaga, sabi ni Sister Jamila. Sayang na sayang talaga. So, abi, iba, uba, batu. Abi,
Bismillah. Abi, iba, uba, batu, tati, taba. Sumi sa mga taba. Abathu, itata. Na yung number 10 pa siya. So, mashallah, mashallah. Mula kay Halima. Abi, iba, uba, batu. Abi, iba, uba, batu. Tati, taba, abistu, itata. Abistu, medyo ano ka, moshari, moshari gani, medyo tingnan mo mabuti ha. Abi, iba, uba, batu, tasu, lalap, tingnan mo, ching, tingnan mo mabuti ha. Yung tasu mo, tatu ba yun? Tasu, taba, aba, abasu, isasu, isatu. Okay? Abi, iba, uba, batu, safi, taba, tabitu. Okay. Basi? Saan yung okay bati? Na. De, bati yung bati. Taba. Safi. Safi yun. Tasi. Abi, batu, tasa. So, basahin mo na, Ustad Abdulak. Marami na silang comment. Okay, no? Number one, Abi. Tingnan nyo kung tama kayo, ha? Okay. Alif, fatha, a, ba, kasra, bi, abi. Alif, kasra, i, ba, fatha, ba, iba. Alif, dhamma, u, ba, fatha, ba, uba. Ba, fatha, ba, ta, dhamma, tu, batu. Ta, fatha, ta, sa, kasra, thi. Tati. Ta fathata, ba fatha, ba taba. Okay. Number seven, alif fatha a, ba fatha, ba sa dhamma tu, a ba tu. Number eight, alif kasra i, ta fathata, ta fathata, itata, itata. Okay, ulitin natin. Number one, abi. Number two, iba. Number three, uba. Number four, batu. Number five, tasi. Number six, taba. Number seven, abasu. Number eight, isata. Isata. Okay. Nakakabasa naman sila lahat, bro. Mashallah. So, tingnan nyo yung tamang sagot, ha? Abi, iba, uba, batu, sasi, taba, abato, ibato. Ibato. Dahan-dahan po, Ustad. Hindi ko masundan. Sabi ni Ustad Risa. Sabi ni Ustad Risa, dahan-dahan daw po, Ustad. Hindi ko masundan. Si Ustad Risa, nandyan. Allahu Akbar. So, mashallah, tabarakallah. Naduling na ako. Iba pala number one. Baka ikaw batuhin nila, Ustad. Nakatama daw. Alhamdulillah. So, next. Next, bro. Next. Pasahin nila yan. Ah. Ano magawin nila? Babasahin nila? Pasahin nila. Oh, pasahin daw. Paki-comment. So, sabi niya, ubu, bau, tiba. Oh, perfect. Ubu, bau, tiba. Tibi. Hajar, tignan mo mabuti. Ubu, bau, tiba. Moshari, tignan mo mabuti. Bismillah, ubu, bau, tiba. Ubu, bau, tiba. Correct. Ubu, bau, tiba.
Ubo ba o tiba? Wala. Ubo ba tiba? Aisha, tingnan mo mabuti. Allahu Akbar, nakadalawang tama, tama ako. Sabi niya sa Diza, nakadalawang tama na raw siya. Ubo ba o tiba? Ubo ba o tiba? Naduduling daw si Hajar. So, ubo ba o tiba? Bismillah. Okay, ubo ba parang hindi makikita. Klaro ba dyan? Dito sa akin, madilim. So, ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay ubo ba o tiba. Okay. Ba o tiba. So, ang tamang sagot daw, ubo ba o tiba. Okay, kuha naman tayo ng apat na letra. Apat na letra naman ngayon. Apat na anong letra yan? Okay. Ang sunod na letra ay ganito. Ganito ang pagkasulat, mga kapatid. Okay. Ano na papansin niyo, mga kapatid? Parang baliktad na 2. Okay. So, tatlo sila na magkakapareho ang hugis. So, maglalagay tayo ng period dito o tuldok para ma-differentiate natin silang tatlo. Okay, ang una ay meron siyang tuldok dito sa ilalim. Ito isa. Okay. Ang sunod na letra, ang letrang ito ay tinatawag na gym. Kung sino man dyan ang mahilig mag-gym, okay, ito po ay gym. Okay? Gym. Ang sunod na letra ay ha. Kumbaga, nagpapalabas ka ng hangin sa iyong bibig. Ha. Ang sunod na letra ay meron siyang tuldok sa itaas. So ang pangalan niya ay ha. Pag glottal, magmaga meron kang parang meron kang plema na gusto mong ilabas. Ha. Okay? Parang masama yung tunog nun, Ustad, ah. Wala pa namang plema. Wala pa naman, ha? Isa pa, isa. Isa pa, isa pa. Okay, isa pang letra ay tinatawag na dal. Okay. Dal. Ito po. Ulitin po natin kung paano natin ginawa ang gym. Una ay maglalagay ka ng ganyan at ibaba mo. Ganyan. Masyaallah. Ang ha, ganyan. Ang kha, ganyan. Ang dal, okay, ganyan. Ulit. Ang pangalan nito ay Jim. Ha. Ito, kha. Kha. Ito, dal. Dal. Pwede natin kung paano natin ginagawa. Ito tawa iya. Ah, tawa pala. Okay. Ang gym, halimbawa itong linya na linya sa inyong mga papel. Ganyan ka muna. Ilalagay mo muna yung okay, bro. Niya. Okay. Tapos meron siyang period sa ilalim. Ang sunod na letra ay ha. Ito yung linya. Ganyan mo, tapos baba.
Ang sunod na letra ay kha. Kha. Ganun din. Tapos ibaba. Ganyan. Kha. Ang sunod na letra ay dal. Ito yung linya. Diyan ka lang sa linya to. O hindi ka pwedeng bumaba. Halimbawa ganyan. Ah, hindi na siya. Parang letra ang rana yun. Dapat dito lang sa linya. Okay, mga kapatid. Nasusundan po. Ngayon, i-apply po natin yung tatlong harakat. Mga vowels natin. So, Jim. Jim, fatha. Jim, fatha. Nagiging ja. 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 Okay? So, ang jim fatha, ja. Jim kasra, ji. Jim dhamma, ju. Okay. Next. Ha. Ha, fatha, nagiging ha. Ha, kasra, naging hi. Ha, dhamma, nagiging hu. Next. Kha. Kha. Kha, fatha, nagiging kha. Okay. Kha, kasra, nagiging khi. Kha, dhamma, nagiging kho. Ito. Dal, fatha, nagiging da. Dal, kasra, nagiging di. Dal, dhamma, nagiging du. Okay. Basahin natin. Ja, ji, ju. Ha, hi, ho. Ha, hi, ho. Da, di, du. Nakuha ulit. Ulitin natin. Ito ay jim. Letrang jim. Jim, fatha, nagiging ja. Hindi na siya jim. Nagiging ja. Dahil ang fatha ang equivalent niya sa katinig ay a or a. So, jim, fatha, ja. Jim, kasra, g. Ang equivalent ng kasra na ito ay e. Okay? So, g. Next. Jim dhamma nagiging ju. Ju. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Next. Ang harf na ha. Harf na ha. Okay? Ha, fatha, ha. Ha, kasra, hi. Ha, dhamma, hu. Next. Ha. Kha. Kha, fatha, kha. Kha, kasra, khi. Kha, dhamma, khu. Next, dal. Dal, fatha, da. Hindi na siya dal. Nagiging da. Nagiging da na siya. Okay, da. Ang pangalan nito ay dal. Ang letrang ito ay pangalan niya dal. Nung naglagay na tayo ng haraka na fatha, ay nagiging da. Nababasa natin ito na da. Dal kasra di. Dal dhamma du. Da, di, du. Okay. Nakuha mga kapatid? Paki-comment kung okay, nakuha. Kung hindi, hindi. Say, sample, example. Up to 8 ulit.
Sample. Atin natin kung nakuha nila. So, Abdul Haq, naisip ko lang. Kung, gusto nilang pumanik na isa, babae man lalaki, gusto nilang pumanik, basahin yung pababasa mo para malama kung sino marunong magbasa, pwedeng pumanik, inshallah. Welcome, welcome. So yala, bismillah, ready na kayo? Okay, so kita akan mengajar kita ini, 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 kita akan mengajar k
Oke, bro, pakai bahasa Daosa Kanila. Ah, pakai bahasa Dao. Sige, may tanong muna. Ustad, yung letra English po ba ay yung dhamma po ay sinusulat sa O o U? Kasi po sa Quran, online na iba ay wala daw pong O at I, kundi A, I, U. So, okay lang yung ano? O, tsaka I. Ano yung tanong nila, bro? Sabi daw nung iba nagtuturo, wala daw O tsaka I. Ang meron daw, A, I, U. Pareho lang yun. Kasi kasra, so, kasra. Kasra. Pwede namang O at saka U eh. O at saka U, so, or I, or I. I, or I. Puro katinig yun eh. Dakudu. Dakabu. Aba'u ta'aju budiha tubiha tajaba jubida So, sige nyo, ilagay nyo lang yung mga sagot ninyo, ha? Titignan natin kung tama ba yan.
pala na essay. So, ang tamang sagot ay Jay, lagay nyo lang yung sa inyo. So, tignan natin kung tama yung sagot ninyo, ha? Ang tamang sagot ay... Oh. May nagsagot na ba? Marami na. Ang tamang sagot ay ito. Ustad, pakibasa mo nga. Ako da, da jabu, haba u, taaju, budiha, tubiha. Pagi ba? Eto. Yung gym dito ay fatha. Bro, si Ustad Isa nandyan pa ba? Magbibigay ng lecture? Hindi siya nakaset ngayon, pero kung nandiyan pa, pwede siya magbigay lecture. Pero ewan ko kung nandiyan pa, 11:30 na. Tawagan muna para ma-stop hindi na siya nakaset. Hindi siya nakaset ngayon. Pagpatuloy lang natin yung ano, kasi matagal pa eh. Ha? Pagpatuloy lang natin. Kaya nga, tama. Ikaw bahala, mag-ano ka, mag-stop ka, sabihan mo lang kami, inshallah. So, sunod na lang ulit, di ba? Inshallah. So, anong masasabi mo ngayon? Mag-i-stop na tayo. So, basahin muna natin ito, mga kapatid, ha? Alif, fatha, a. Kha, dama, khu. Dal, fatha, da. A, khu, da. A, khu, da. Dal, fatha, da. Jim, fatha ja ba dhamma bu da ja bu. Okay, number 3, ha fatha ha, ba fatha ba, alif dhamma u ha ba u. Number 4, ta fatha ta, alif fatha a, jim dhamma ju ta aju. Number 5, ba dhamma bu dal kasra di ha fatha ha bodi ha. Number 6, ta damatu ba kasrabi ha fatha ha tobi ha. Number 7, sa fatha sa, jim fatha ja, ba fatha ba, ta jaba sa jaba. Okay, number 8, ha damahu ba kasrabi dal fatha da,
Okay, hubida. Hubida. Okay, mga kapatid, so siguro ang iba naman sa inyo ay nakakabasa na po. Mag-refreshment lang itong ginagawa natin. Okay? Para po kayo ma-refresh kung makakabasa kayo. So, mga kapatid, ipagpapatuloy lang po natin ang ating pagtuturo sa mga alpabetong Arabi. Okay? So, bro. Inshallah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hanggang dito na lang din tayo, inshallah. Hanggang sunod natin pagkikita, inshallah, bukas, ating pag-usapan ang dapat pag-usapan. Jazakumullahu khairan sa inyong pakikinig at sa inyong pagtutok, inshallah. Hanggang sa muli natin pagkikita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, Brother Ustaz Abdul Haq, magpaalam ka na sa kanila, inshallah. Okay, mga kapatid, magpapaalam na po ako sa inyo. Sana po, hilingin po natin sa Allah subhanahu wa ta'ala tayo ay laging gabayan niya at saka malayo sa anumang mga pangyayari. Okay? So, maasalama sa inyo lahat. Hopefully, magkita ulit. Sad Abdullah, kailan ulit ang part 2? Ay, kailan ba? Mga after Friday, inshallah. Okay, inshallah. After Friday, Saturday yon. Oh. Okay, mga kapatid, hanggang dito lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mag-stop tayo within 10.